Thank you.
Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, muli sa gabing dito at sa dakong ito, kami narito upang ikaisambahin sa Espiritu at Katotohanan. Purihin at pasalamatan sa lahat ng kabutihang patuloy mo sa amin ay ibinibigay. Lobe muna kayo muling samahan, pagpalain ang narito ngayon sa banal mong harapan at maging silang nakikinig sa kanilang mga tahanan. Ang mga may karamdaman, inyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus at pagpalain ang lahat ng kahilingang itataas ngayon. Pagpalain nyo rin po ang mabuting balitang ating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay liwanag at lakas sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Gospel according to Matthew chapter 24 verses 1 to 14. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown out down." As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ,
and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Purihin natin ang Panginoon. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga agusali ng templo. Ngunit sinabi niya, "Nakikita ninyo ang magusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapabansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasamaay lalaganap, ano pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty.
Purihin, purihin ang Panginoon. Mukhang napapagod na kayong pumalakpak. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed more than enough. Totoo. Makinig po kayo sapagkat ang mabuting balita ngayon mukhang seryoso. Ang sabi ng Panginoon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen ba? Okay. Ano kaya kasama tayo dun sa maliligtas? Sigurado? Okay, bago tayo patuloy, paalala muna. Ayon sa Hebreo 10:25, nasusulat, huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen ba? At ayon na nga doon sa Matthew 24:12-13, ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Paano kaya natin maiwasan yung panlalamig? Gusto nyo malaman? Okay, una, huwag natin kaliligtan dumalo. Kaya tuwing araw ng Sabado, ilaan na natin ito sa Panginoon, araw ng pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos para tayo laging handa. At huwag kaliligtang magdala tayo ng ating mga petition and prayer request sa Panginoon at magsama tayo ng mga akay para yung kasamaan ay mapaghandaan nating lahat. Hindi pa lang pipigil yan eh. Sadyang lalaganap yan at lalala pa. Kaya sa ito na sa ating bansa, palalampalala na. Di ba? Magdala rin kayo ng mga bagay na ating laging tinatas, kagaya ng tubig, langis, at iba pang bagay na ibig ninyong pabaspasan sa Panginoon. O dito sa Ambil Business Park, tuwing tayo magtitipon sa araw ng Sabado, nang sa gayon tayo ay laging handa sa mga mangyayari. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Makinig mo tayo ng ilang katanungan. At sana yung ating mga problema dito sa lupa ay huwag maging sanhi ng ating panlalamig sa ating pananampalataya. Amen ba? Sapat ang mga problema sa lupa ay nandyan lang yan. Pag nawala yung isa, darating naman yung isa. Amen ba? Hindi nawawala yan. Yung wala ng problema ay anong turing doon? Patay na. Amen? Kaya mabuti may problema para tayo laging buhay. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Isang mapagpalang gabi sa inyo, Brother Mike. Minamahal namin punong lingkod. At sa mga nasa kani-kanilang tahanan, para po sa inyong kaalaman at ganun din po rin sa ating pong TFC subscriber, tayo po ngayon ay naririto po sa every Tuesday family appointment with El Shaddai kung saan po ginagana po ang ating pong gawain. At sa mga oras pong ito, tayo po ay dadako po sa ating pong question and answer portion kung saan po ang mga problema ng ating mga kapatid, ang kanilang mga katanungan ay bibigyan po ng katugunan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. At ang una pong magtatanong ay mula po sa Caloocan City, Sister Vina Clarin. Palakpakan po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Good evening, Brother Mike. Ako po yung nagtatanong mga nakaraang buwan tungkol sa husband ko. Alam mo, Brother Mike, napaka-confidential po talaga nito. Hindi ko po kayo, hindi po ako pumunta kinabukasan kasi nag-text ako kay Brother Aid. Sabi niya, Thursday ako pumunta. So, binigay po ninyo ako kay Brother Sam. Brother Mike, wala po talagang kapayapaan. Hanggang ngayon, malungkot pa rin kasi ang asawa ko naging violente. Ayaw ko pong banggitin kung mali po.
isa po talaga siyang ano. Alam po to ni Brother Eddie. Brother Mike, isa po siyang jail guard. Aha. Okay. Alam mo kasi meron tayong tinatawag na family code. Nagkonsulta ka na ba sa abogado? Nagkonsulta po ako pero wala pong tiwala sa abogado nila eh. Yung iba naman sasabihin, patawarin ko. Sabi naman ng iba, punta daw ako ng PDIA. Sabi naman ng iba, mag-try daw ako sa DILG. Eh, anak ko po, naguguluhan po ang mga anak ko kasi naging violente po asawa ko. Ayoko ng ganong buhay eh. Ayoko pag ganong naging violente na, karapatan yung kumuha ng, tatanda nyo, kayong mga may bahay. Okay, kayo mga mister, pag naging violente ang misis nyo, okay, mister nyo, tayo po ay may kanya-kanyang karapatan. Hindi porkit Kristiyano tayo, magpapabugbog tayong magpapabugbog. Oo nga po eh. Hindi dapat yun. Hindi Opo. Tayo nilikhanan, Diyos nilig na Kristo para bugbugin ng mga tao dito sa mundo. Amen. Of course, unang tungkulin natin ay ipanalangin yun, no? Opo. Kung natin sa magsawa panalangin. Subalit, mayroon tayong mga hakbang na dapat gawin. Opo. Ilagay natin sa kamay ng batas. Amen. Karapatan natin yan. Sa Amerika, hindi ka pwedeng, pag may ganyan na, kukuha sila ng order sa husgado. Sa Amerika. Mayroon silang restriction na hindi sila pwedeng lumapit sa inyo for a certain distance, mga 1 kilometro, 2 kilometro, something like that. At sila doon, sa Amerika kasi may mga gadget na binibigay doon sa mga kwan para malaman kung nilalabag yung utos ng usgado. So, kumuha ka ng protection sa batas. Okay? You get the appropriate legal counsel. Nakuha mo na ba yung proseso, pag-uusapan nyo yan? Nung nag-usap po kami ni Brother Sam, nagulat po ako kasi sa plano. Din ang sabi ko na lang, dapat si Brother Mike ang gusto namin makausap na mag-ina. Kasi yung anak ko kasing panganay, siya po yung nakakuha sa kwarto ng papa niya ng ano. Then, sa ang decide ko na lang noon, ipanalangin. So, pinapanalangin nga po, pero hanggang ngayon, ano po siya, matapang eh. Okay. Una mo niya kasi dapat, bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na father confessor. Opo. Kung kayo may parokya, yun yung tungkulin ng mga pari yan, ha? Opo. Hindi ko lang tungkulin, kung tungkulin ng mga pari na yung mga disputes ng pamilya, ay Opo. Kanilang bigyan ng lunas yung tinatawag na family settlements muna. Bago gamitin yung extreme tulad ng batas. Kung iyon ay nagawa ng paraan, subalit hindi pa rin nagbago at nakinig yung isang parte, tungkulin ng agrabyadong parte na dumulog na sa batas. Alam mo po, Brother Mike, nalulungkot po ako kasi ang nangyari po, naging kampi-kampihan sila kasi nagalit sila sa akin na nag-report nga ako sa head nila. Ang sabi sa akin, palibasay wala akong probation kaya di daw ako nag-isip. Sabi ko, nag-isip ako. Hindi sila naniniwala sa akin. Isipin mo, Brother Mike, sinakal ako. Inawat na ako ng kapatid nila. Pero hindi nila inano yun, baliwala sa kanila. Ang nakikita nila sa akin, yung mali ko ng desisyon na pina-drugtis ko nga yung kapatid nila. Yun ang nasa isip nila. Hanggang ngayon, nagkampi-kampihan sila. Yung hindi, anak ko. Maling decision. Kasi yung maling decision yung nagkukonsente dun sa mali. Yun na nga po eh. Pero ang decision na ituwid yung mali, hindi maling decision yun. Kaya tungkulin ng babae, tungkulin ng laki, o sino po man sa pamilya, nauna nga muna, ayan ay ayusin pang pamilya. Subalit kung nagiging violente na, natural lang dun sa parting na sasaktan ay kumuha Opo. Na ng kaukulang lunas sa batas, ayon sa batas. Opo. Batas ang husgado ang mautos dyan. Okay? So kung nakuha nyo na yung prosesyon nyo, nagiging violente pa rin, abay dumulog ka na sa hukuman para makakuha ka ng tamang desisyon. Brother Mike, tama po ba yun? Kasi ang anak ko nagsabi na sa akin, Mama, umalis na lang tayo dito, iiwan na lang natin siya. Tapos sabi niya sa akin, hingi na lang tayong sustento sa kanya. Kaysa ganitong sitwasyon, nagtitiis tayo, magtatatlong taon na ganitong sitwasyon. Ang sabi ko naman sa kanya, anak, lakasan mo noob natin. Kasi siya po, umiiyak po siya, Brother Mike eh. Pag once na kunting ano lang, naging ano nga siya eh, gusto niya, gusto na lang. Hindi po siya, ang side na lang niya, ang pinakikinggan o anumang nasa paligid niya. Hindi na po siya nakikinig sa amin. So, Brother Mike, ano po ba ang unang gawin ko na lang para hindi ako magkakamali ng desisyon?
mahirap yung aking pungkistong ito. Kaya nga po. Nilalagay niyo ko sa alanganin desisyon, ay, well, lokasyon yan, sitwasyon. Well, of course, ang papayo ko sa inyo, of course, alam mo kasi, tama ay yun nagawan mo. Sabi sa election eh, ako kasi kung magpapayo ayon sa sinabi ng Diyos. Opo. Sinabi ng Panginoon Kristo. Ayon sa Matthew 18, yung ganyan mga gusot, sa mga kapatid, ah, maaaring pagkatid sa gawain, o kaya mga kapatid na sa dugo, pag-usapan. Okay? Kayo muna sa primero. Pag hindi makinig, kumain ang witness. Opo. Maaaring yung taong pwedeng pakinggan niya. Okay? Para nakikita nung taong magbibigay ng kaukulang payo, ay naintindihan yung punot dulo. For example, sa akin, hindi ko masyadong makuha, kundi one-sided ang ating decision yan. Sabi ko, naririnig yung party ng mister mo. Opo. So, yung laban lang sa kanya ang nakakarami sa akin. So, paano ko na mabibigyan ng tamang payo yan? Kung naririnig ko sana siya. Ngayon, eh, ikaw nakakaalam noon. Ha? Maliban kung as much as possible kasi ganyan, ayaw ko rin makialam. Maliban kung kayong dalawa ay involved sa gawain. Both husband and wife. E kung husband mo ay iba naman ang kanyang paniniwala, mahirap po ano yun, pakialaman ng diretsuhan. Kaya aking papayo dyan, mag-usap kayo mag-iina. Ha? Kayo nakakaalam ng sitwasyon. Opo. So, kung anong decision ng consensus ninyo, iyong inyong gawin. Opo. Okay? Ngayon, kung nagawa nyo na yung inyong napagkasunduan at masama pa ang dinedireksyon ng mister mo, opo, lalong lumalala, yun ang sabi ko, may karapatan kayong kumuha ng protection sa batas. Okay? Sampung batas ako lalapit, Brother Mike. Aba, natural, wala naman akong natural, tiwala sa ano. Natural sa Osgado. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa mga kamping niya. Yun na nga po eh. Sa Osgado ka na pumunta. Kumuha ka ng abogado. Brother Mike, hingi po akong panalangin sa bawat hakbagi naming mag-iina. Kasi talagang naapektuhan po yung mga anak ko ngayon. Ilan ba anak niyo? Tatlo po yung anak namin. Totoo, malaki na. Fourth year at sa repeater nga po yung pangalawa ko eh. Then ilang gulang na silang taon 16, na? 16, 15 at saka 12. May mga minor de edad pa pala. Opo, katunayan po hindi Brother Mike. Hindi ba pwede mag-desisyon yun? Opo nga po Brother Mike, katunayan po kinasal kami sa gawain noong 1993. Then sinabi po niyo Brother Mike, nung buhay pa po yung tatay niya at saka uncle niya, nagharap-harap po kami Brother Mike. Hindi bakit po siya dati nakilin. Ba siyang ganyan? Hindi po. Hindi naman. So, naging violente lang dahil sa influence ng droga siguro. Alam mo, Brother Mike, sigurado po yun eh. Sa jail po kasi siya. Lalo na yan. Di, dapat talaga yan eh. Kumuha kayo ng protection sa batas. Brother Mike, nag-usap na po kami ng uncle niya, tsaka yung tatay niya, maging yung bayaw niya. Hindi po nakikinig. Basta one-sided niya, gusto niya. Ang sabi lang niya, lumayas ka dito, pamamahay namin to, hindi kita kailangan, di ba? Aling mawalan ako ng asawa, basta may anak ako. Pero Brother Mike, hindi ko pwede pagkakatiwala yung anak ko sa kanya, kasi nananakit po siya eh. Ano sabi mga anak mo? Ayaw nga po ng mga anak ko sa kanya kasi nung pinalayas ako ng one week, ginutom niya yung mga anak ko eh. At saka umiyak mga anak ko. Malaking problema yan. Kayo, anong desisyon nyo? Anong payo nyo? Ha? Ano? Pahiwalayin? Hiwalayan, ha? Alam mo yan, sabi sa ano, ito biblical ha, sabi sa Biblia eh. Opo. Sabi ni San Pablo eh, ayaw ng Diyos ng magulong pamumuhay. Opo. Lalo lang ayaw ng Panginoon na magulong pagsasama ng may bahay at ng lalaki. Opo. So pinapayagan yung maghihiwalay. Opo. Yan ang pinapayagan maghiwalay. Ha? Hindi to divorce ha. Opo. Maghihiwalay kayo physically para maiwasan niyo yung tawag nun? Yung pananakit. Opo. Ha? So, yun nga lang. Habang kayo buhay,
Hindi ka pwede mag-asawa sa iba. Okay lang po, Brother Mike. Okay lang. Hayaan mo siya kung mag-asawa siya sa iba, problema niya yun. Meron nga po eh. Bahala siya. O yun, bahala siya. Ikaw di, sige, mamuhay kang payapa. Umiwas ka doon sa magulong pamumuhay. Talagang hindi mo na kaya. Amen? Opo, Brother. Yan, kung yan. Huwag kayong magpapakamarter masyado, ha? Kasi noon, ako, aking prescription ko rin noon, magtiis ka na lang. Pero alam nyo, nang pinagninilayan at binabasa ko ang Biblia, may protection ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen? Amen. May binibigyan na protection. Basta pa, babalikan ko po ang aral dyan na mahalaga tungkol sa pagpapamilya. Gusto nyo? Amen. Yan, tungkol sa asawang babae, lalaki, saka mga anak. Siguro panahon na naman para nating suriin niya kung ano ba dapat gawin. Dapat pa ba magpabugbog na lang magpabugbog ang babae? Sino sa inyong payag na bugbogin ang bugbogin na lang? Huwag lang kayo magkahiwalay. Hindi pwede yun, ano? Sa ating family code lang, may kulong yun sa lalaki. Amen. Alam nyo, nilikha tayo ng Diyos para alagaan, pagandahin, hindi para bugbugin. Opo. Amen? Amen. Kaya nang ikasal tayo, sinasabi doon, ang utos ay, ikaw lalaki, mahalin mo ang babae. Meron bang pagmamahal na binubugbog? Ikaw naman babae, sabi doon, paglingkuran mo ang lalaki. Eh, paano kung binubugbog ka na? Paano paglilingkuran yun? Diba? Sino may sabing, pwede pang paglingkuran yung binubugbog? Ha? Pwede sa pamagitan ng panalangin. Umiwalay ka, pagkatapos, ipanalangin mo ng walang humpay hanggang sa siya ay maiumpog sa imburnal. Amen. Amen. Amen? Iba, ang gagantay ang Panginoon, makikita Amen. Mo. Amen. Gagapang yung pabalik sa iyo. Amen. Brother Mike, Amen? Hingi po akong panalangin sa inyo. Umaasa po ako, ibigay na lang natin po siya sa Panginoon dahil lahat ng paraan siyong panalangin, ginawa na namin mag-ina. Then, nag-walk of faith pa yung anak ko. Hingin lang po kaming panalangin sa inyo. Sigurado yun. Amen. Basta sabihin mo opo. Ngayong gabi, Panginoon, bahala ka na sa Kanya. Panginoon, bahala ka na sa Kanya. Amen. Oh, amen. Purin natin ang Panginoon. Brother Mike, marami pong salamat. Sige, maghanda ka na lang kung ano mangyari sa Kanya. Glory to God. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. At ang susunod naman po mula po sa Taytay Rizal, Sister Josephine Blanza. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike. Magandang gabi po kay Yahweh El Shaddai. At magandang gabi rin po sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Brother Mike, isa po akong ahente ng Financing Corporation. Nagdesisyon po ako na mag-full-time. Ngayon, bumabagabag sa aking puso at isipan dahil mayroon po akong isang kaibigan na mataas ang posisyon sa isang networking ng herbal products. Parang kinukonsensya po niya ako, Brother Mike. Sabi niya, mabuti pa daw mag-concentrate ako ng mga herbal products dahil makakatulong daw po sa kalusugan ng mga tao. Isamantalang yung financing daw po ay tinuturuan ko daw po ang mga tao na mangutang. Tama po ba ang naging desisyon ko po na mag full time ako sa financing? Ay, desisyon mo yun, hindi ba? Kung alam mo tayo, may laya tayo, hindi naman masama yung financing eh. Ang masama lang doon sa financing, yung mataas na pag-i-interest, yung usury, at saka yung hindi nagbabayad ng utang. Ngayon, bakit ka pipilitin ng isang taong, ako, tinan mo ako, wala akong pinipilit magbinta ng aking Ambel Mansion. Yung gusto lang magbinta niyan at makabinta, siyempre may komisyon. Pangalawa, pinagdarasal ko na pagpalain yung bibili sa akin. Pero para piliting kita, hindi pwede yun. Walang siya naman pwedeng piliting ka na yung gusto niyang sunod. Tama ang desisyon mo yan. Amen. Salamat okay. po, Brother Mike. Brother Mike, po dihingi po ako ng pray na marilisan po ng court clearance ang aking kliyente kasi maglo-loan po siya ng business loan. Nangako po kasi ako ay Lord na pag ma-approve siya, yung commission ko po ay ibili ko po ng isang musical instrument para sa gawain namin sa arenda po kasi kulang po talaga kami ng instrumento.
On commission basis ka ba dyan? Opo, Brother Mike. Sino bibigyan commission sa iyong financing company? Opo. Okay. O, sige, pautang naman. Sure po, Brother Mike. Opo rin natin, Panginoon. Amen. Salamat po, Brother Mike. Glory to God. At mula naman po sa Las Piñas City, Sister Virginia Banaag. Papurihan po natin ang malakas si Yahweh Shaddai. Magandang gabi po. Sorry, brother. Oh, bakit? Bakit? Anong problema? Kasi po yung aking anak nagtatanong po sa akin. Anak mo ano? Anak ko po nagtatanong kung buhay pa daw ang papa niya o hindi. Sabi ko patay na. Kasi simula nung nagkaroon siya ng isip, sabi ko sa kanya, patay na papa mo. Eh, 50 years old na po siya ngayon. O, patay nga ba yung papa niya? Hindi po buhay. O, eh, buhay pa siya. At po pinapatay. Eh, buhay pa pala. Sinabi ko po kasi sa kanya, kasi drug-addict po yun eh. Ayoko po matularan niya yung pagpupunta sa bahay nila. Kaya ayoko po papuntahin doon. Ah, so hiwalay kayo ng tatay niya? Opo. Kasal ba kayo? Hindi po. Ah, hindi kayo. Hindi mo asawa yun. Inanakang ka lang. Pero masama po ba yung ano? Hindi ko sinabi sa kanya buhay tatay niya. Ay, masama talaga yun kasi nagsisunungaling ka eh. Ano mang pagsisunungaling, masama yun. Hindi yan nagawain ng anak ng Diyos. Yung pagsisinungaling, iwasan natin yan. Mapait man katotohanan, mahapli man katotohanan, sabihin natin katotohanan. Sabihin mo, ang tatay mo buhay. Kaya lang ka mo, ganito ang tatay mo. Okay? Opo. Ngayon, kung hahanapin mo ka mo ang tatay mo, hindi ko tuturo. Sabihin mo yung totoo, ha? Opo, para yung bata ay hindi nagano. Brother Mike, pwede po kayo makausap sa Amor Solo? Sa Amor Solo? Oo, doon sa mga ano nyo, opisina. Mahirap ako masolo sa Amor Solo. Sa palaran doon, lalo sa Amor Solo, kung wala kong sumpong, makausap nyo ako. Brother Mike, please. Sa Amor Solo, maraming problema doon eh. O bakit? Ha? Ano pang kakausap, pag-usapan natin? Ayan, sabihin mo na dyan. Pwede naman. Kasi po, Brother Mike, bond po ako sa ano, utang. Oo, utang ka sa akin. Hallelujah. Sabi mo sa pinagkautangan mo, basta babayaran kayo pagdating. Okay? Kaso nga po, Brother Mike, kahapon ay nagano na sa akin. Bumbay po yun. Ako, bumbay yung utangan mo. Nagalit po sa akin. Sabi ko gano'n, huwag ka mag-alala, babayaran kita. Oh. Pero galit na galit po siya. Ayan, ganyan talaga. Mga nagpapautang, pang hindi binabayaran, gagalit. Kayo naman ang mga utang nila na pinagagalitan, ay pasinsa kayo, ilang utang kayo eh. Ayun nga po, pagkakamali ko eh. Oh, ay, nandun na yan. Huwag ka lang mangungutang ulit. Sabi mo lang sa Bombay, huwag mo na akong pautangin. Dahil hindi kita babayaran. Okay? Pagkatapos huwag intindihin yun. Total, nautang mo na yun eh. Kasi ginawa ko lang po yung Brother Mike. Gusto ko po makatapos sa pag-aaral yung aking anak. Oh, tapos na yung anak mo? 2 years na lang po. Oh, ano pinag-aralan? Second year high school pa lang po siya. Ah, second year high school pa lang. Okay. Punta ka niya nga kay congressman, ha? Sa ating congressman kasi managpapaaral yan sa mga hindi makabayad ng utang. Kailan po? Kung kailan, wala siya doon sa kongreso. Tanong-tanong kayo, hindi ko alam, nasa kongreso, opisina noon eh. O, balita ko, marami talang pinapa-school siya eh. Yeah. Pero scholarship yan. Ano? Sige po, yung binibigyan talaga niya scholarship, yung talagang walang-wala. Delighted, happy birthday. Pero siguruhin mo lang yung anak mo marunong, ha? Kasi hindi rin basta-basta gumagastos tayo doon sa hindi nag-aaral. Okay. Kaya nag-aaral. Itatanong ngayon ni congressman. Pag sinabi niya 1 plus 1, mali ang sagot. Hindi makakakuha ng scholarship yan. Okay? Opo. Pwede pumunta ka bukas doon. Oh, pwede. Anytime. Pwede doon. Oh, maraming po, salamat po. Okay. To God be the glory. Uri natin, Panginoon. Hallelujah. At ang panghuli pong magtatanong mula po sa Caloocan City, Sister Rhea Angela Lauraya. Papurihan po natin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Um,
Good evening po, Brother Mike. Good evening, Yahweh El Shaddai, at sa brothers and sister. Ako po yung nagtanong last year, yung mag-flight attendant po ba ako or mag-accept ko yung offer ng business development manager sa agency sa Qatar. Bali, naging masaya po ako dun sa work ko dahil ang dami kong natulungan. Kaya, thank you po. Tsaka marami rin ako naging problema dun. Pero awa ng Diyos, nalagpasan ko kasi since elementary, nag-El Shaddai na kami hanggang ngayon. Tsaka paalis na po ako next month ulit kasi mag-marketing ako. Babalik ulit akong November. Humihingi lang po ako ng guidance sa decisions ko po. At nawa po na marami akong mahanap ng mga employers na maayos doon para mabigyan ko ng mga trabaho yung mga Pilipino, yung mga kababayan po natin. Saan ka pupunta? Sa Qatar po ulit. Ah, Qatar. Hanap mo ako ng trabaho doon? Kanya na, yung may lisensya ka dyan, ha? Opo, ako po yung nagpapa-accredit sa Philippine Embassy doon sa lahat ng company. Okay, okay. Tsaka po, i-pray niyo po ako. Gusto ko po, gusto ko po makahanap ng boyfriend na yun na po yung magiging asawa ko. Yung katulad niyo po. Arabo? Arabo? Ay, hindi po. Pilipino hindi. Po. Pilip, mabuting Pilipino. Mabait ang Pilipino eh. Makakuha ka sana yung nambubugbog. Ay, wow! bigyan ka ng mapangasawang gwapong tulad de. Brother Mike! Tayo'y mananabik sa paghihintay natin sa Panginoon. Kami nananabi, kami nananabi, sa iyong pagbabalik, sa iyong pagbabalik, paghahari mo, paghahari mo, na namin makapit, na ikaw ay makapit, sa bawat sandali, biyaya mong dati, siksik, nasa kakamay, kami nananabi, kami nananabi, sa iyong pagbabalik, sa iyong pagbabalik, 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 pagbabalik mo, sa namin makamit.
purihin ang Panginoon. Balikan natin ang ating mahalagang aral ngayong gabi. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakupuroon, palihim siyang tinanong na niya kang mga alagad ng ganito. Kailan po pa mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sapagat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong magbagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapobansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ang isa't isa ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasamaay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Mga palatandaan. Sabi niyo palatandaan. So, naghingi ng palatandaan ang mga alagad, palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kayo ba'y naniniwalang babalik si Kristo? Sino siya naniniwalang babalik si Kristo? Alam niyo, sa totoo lang, yan ang dapat natin pagkaabalahan, yung paghandaan natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay dito sa mundo ay maglalaho. Walang matitira kahit isa. Yun, mga palatandaan, isang palatandaan yung magkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa kapabansa, at mga digmaan sa loob ng isang bansa. Yung tinatawag mga civil war sa atin, mayroon yan. Hindi natatapos ang ating civil war dito. Mayroon tayong civil war sa Mindanao. No? Pagkatapos, ang kasamaan daw ay lalaganap. So, ano ba nangyayari sa mundo mo ngayon? Yung tinatawag na international terrorism. Diba? So, lahat na bansa ngayon ay hinikayat ng Amerika na labanan ang terorismo. Terorismo. Eh, sa totoo lang, sa loob ng tahanan, may terrorist din eh. Amen? Di lang natin malami. Minsan, yung babae ang terrorist. Minsan naman, yung lalaki ang terrorist. Amen ba? Hallelujah. Tapos, magliling. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, yung pattern ngayon ng weather pattern ay ibang-iba na. Ha? Dito lang sa ating bansa, supposed to be tayo, typhoon months. Karaniwan sa atin, pinakamababa yata, 22 bagyo sa isang taon. Eh ngayon, matatapos ng taon, wala pa yata 5 ang pumasok na bagyo. At saka napupunan ko ang mga bagyo, lumilihi sa Pilipinas. Amen? Natatakot sa Pilipinas eh. Yan. Hindi ko malaman kung matutuwa ako, malulungkot. Hindi natin dinadalaw ng bagyo. Diba? Bakit? Kung walang bagyo yung dumarating, baka wala tayong tubig. Amen? Kaya minsan, kailangan natin talaga manalangin. Eh, pero nung binaha naman tayong binaha, sabi naman iba, tigilan yung panalangin ng ulan. O, hindi malaman tuloy eh. Na ano eh, ay tumigil na tuloy yung ulan. Amen ba? So, mga palatandaan niya ng panahon. Pero sabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong mabagabag. Kayong mga nakasumpong sa akin, nanalig at nanampalataya, huwag kayong mababagabag. Sabi niya, sapagkat hindi pa yan ang wakas. So, darating talaga ang wakas. May kanta sa wakas ng panahon eh.
magwawakas ang panahon ng kahirapan, magwawakas ang panahon ng kasamaan. Ha? Papalitan niya ng panahon ng kapayapaan sa panahon ng Panginoong Kristo. Sinabi diyan, el millennium of complete peace and prosperity, yung hindi magkukulang. Kaya yung kapalit ng kahirapan, kaginhawahan yun. Subalit, ang problema natin dyan, yung panahon ng kahirapan, yung panahon ng mga nangyayari sa ating paligid, baka tayo malaglag. Ha? Marami daw ang manlalamig sa kanilang pananalig at panampalataya. Marami din ang mawawala ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa. Marami. Ngayon, yung mananatili lang tapat sa Panginoon, yun lang pala ang maliligtas. Kaya tama yung lagi sinasabi na may mga pangangaral kasing basta maniwala ka, tapos na, ligtas ka na. Ay hindi eh. Yung kasing nanalig, totoong nanalig at nampalatay kay Kristo, may palatandaan. Unang palatandaan nila ay ganap na nagbabago ang buhay. Amen ba? Purihin natin Panginoon, purihin ng Diyos. Sapat sinasabi doon, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Na yun, yung bagong buhay na ito ay hindi po ito naaapektuhan ng kasamaan sa paligid. Ha? Mabulok na ang lahat, yung kaisa ni Kristo ay hindi mabubulok. Umurong na lahat, yung kaisa ni Kristo, yung totoong kaisa ni Kristo ay hindi uurong. Tulad ni Kristo, hanggang kamatayan, hindi umurong ang ating Panginoong Kristo. Amen? Now, ang huling palatandaan ay nagaganap na rin. Di ko lang alam talaga, kasi wala kakalam kung ano exact kung araw. Ha? Kaya sabi ng Panginoon, basta magbantay kayo. Because anytime, bababa ko sa Ambel Business Park. Amen ba? Ay paano kung absent tayo ng pababa ng Panginoon? Ha? Aba, maganda mangarap ng ganoon. Malay nyo nga naman dito, ano? Biglang makita na bumukan langit, ano? Alam mo kung paano natin makikita ang Panginoon pagpablak niya? Nakasakay sa Panginoon sa ulap. Kung paano nakita ng mga alagad na umaakyat siya nung siya iniakyat sa langit nang muling mabuhay, ganun din daw na makikita siya ng lahat na sa kanya ay naghihintay. Amen? Now, so ang huling palatandaan ay kapag naipangaral na ang magandang balitang ito sa lahat ng bansa. At ito po'y unti-unti na nagaganap. Alam kong bakit? Because of the tawag nito, yung mga invention na yan. At ako ay may magandang balita sa inyo. Panalangin ito eh. Ha? May nag-aalok sa akin na yung ating programa ay may kabit sa satellite. Ha? Para kahit saan nasa, kahit kayo ay nas kasama ng Abu Sayyaf, makukuha mo yung ating programa. Amen ba? Yan. Darating yun, darating. Amen ba? Now, ang akin dun eh, ano naman ang dapat nating gawin para tayo ay hindi masama dun sa mga manlalamig at hindi tayo masama dun sa mga tatalikod sa pananampalataya, manlalamig sa ang pag-ibig nila sa Diyos at ang pag-ibig nila sa kapwa. Manlalamig sila sa kanilang pagdalo sa ganitong mga pagtitipon. Masasama sila doon sa mga nagpupunda ng kasamaan. Paano tayo makakaiwas doon? Eh, may isa pa akong kwento sa inyo. Gusto nyo? Kasi ako yung nagpapahinga. Nagbasa-basa ako konti ng dyaryo. Bihira kasi magbasa ng dyaryo eh. May nabasa ko tungkol doon sa mga sulat ni Mother Teresa. Nung siya nabubuhay pa, meron pala silang mga secret letters na ginagawa. Sabi doon nung isang gumagawa nitong huling nililimbag itong mga sulat ni Mother Teresa, mayroon isang sulat, sa mga sulat niya, medyo parang kung i-interpret ng ordinaryong tao, parang nawala ng pananampalataya si Mother Teresa in certain times. Sinasabi daw niya doon na parang walang Diyos, para siyang nasa kumpletong kadiliman. Bakit yung kahirapan na dinaranas niya ay walang lunas? Tila baga,
walang Diyos na nakakarinig ng mga panalangin. No? Ngayon, pinagdidibatihan ganyan sa Vatican tungkol dyan eh. Pero, hindi yun sa nawalan siya ng pananampalataya. Ako ang interpretation ko doon, hindi nawalan si Mother Teresa ng pananampalataya. Otherwise, iniwan niya yung kanyang ministeryo. Kung nawalan pa, mahirap yung kanyang ministeryo. Mas madali pa itong sa atin, sa akin, mangangaral ako. Sa kanya, hindi. Nagdadampot siya ng mga tapo na bata sa karsada, mga sugatan. Ha, pagkatapos, pinapaliguan niya, binibihisan niya, ha, pinalalaki niya doon sa kanilang mga houses. No? Eh kung walang Diyos, paano niya magagawa yun? Paano magagawa ni Mother Teresa yun? Kung walang Diyos. Kaya niya nagagawa yun sapagkat suma sa kanya ang Diyos. Amen? Pero dahil sa hirap na kanyang dinanas pala, may mga moments siya talagang ang kanyang pakiramdam walang Diyos. She has that longing. So ang interpretation ko is, hindi siya nawala ng pananampalataya. Sa tibay ng kanyang pananampalataya, hinahanap niya yung tinig ng Diyos. Hinahanap niya yung, gusto niya talaga niya, makita na niya yung Diyos eh. Gusto niya marinig ng Diyos, gusto niya mahipo niya kung maari. Makita niya kung maari. So there was a deep longing in her for God. Kaya yung kanyang mga sulat yun, hindi yun dahil sa nawalan siya ng pananampalataya sa Panginoon. So ganyan pala yung mga santo, mga santa, para dumaraan sa matitinding paghihirap. Gusto nyo yun? Sino gusto maging santa? Sino gusto maging santo? Ha? Abay, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi tayo mga santo at mga santa. Tayong kaisa ni Kristo, sabi si Biblia, are considered the living saints of God. Tayo ang mga buhay na santo at santa sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kayo magtataka kung dumaraan tayo sa matitinding pagsumayamang ka, mahirap ka, daraan kayo doon sa matitinding kahirapan. Ibang klaseng kahirapan, maaring hindi ka naghihirap sa material na bagay, naghihirap ka naman emotionally. Ha? There are so many ways of suffering. Huh? There are those who are suffering internally. Oh, may asawa nga naman na gwapo, ay hindi naman sila guusap. Ano? Huh? O hindi ba mas mahirap yun? May kasama ka sa bahay na hindi mo naman nakakausap. Amen ba? Oh. So kaya sila sabi, ano mo naman kayamanan kung hindi mo naman nai-enjoy? Tingnan mo, mayroon mayaman na hindi ma-enjoy. Bakit? Takot sila makidnap. Ha? Takot silang maabusayap. Eh, di ba? Ibang klaseng terrorism yun. Now, to us Christians, mayroon payo sa Biblia para tayo ay hindi manghina at hindi tayo sumuko sa mga paghihirap na daraanan natin. Sapagkat ang paghihirap dito sa mundo ay hindi mawawala. Lalala pa yan ng lalala, sabi sa kasulatan. Ha? Lalala na lalala, sabi ko hanggang sa huling pagbabalik. Mawawala lang ang lahat ng paghihirap na yan, pagbalik ng Panginoong Jesus. Ha? That's the end. Yan tinatawag na end of the age. Ha? Ako hindi naniwala hindi mawawala ang mundo. Ang mawawala yung tinatawag na age, the age of, maraming klaseng age yan eh, the age of Aquarius. Mayroon tayo nung una nun, stone age. Alam mo, stone age? Ha? Bato ang ginagamit para magsindi ng apoy. Ha? Tapos dumating yung tinatawag na steel age, yung bakal, age ng bakal. Tapos ngayon, dumating naman sa atin ngayon yung superhighway, communication, superhighway, age of the cell phone. Tapos ngayon, anong age, nasa anong age tayo ngayon? The age of terrorism. Yan. Age of terrorism. So, iba-ibang age yan. No? Actually, yung sinasabing end of the ages is the end of suffering of all sufferings.
katapusan ng lahat ng paghihirap sa mundong ito. At ay darating po yan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Now, to keep us from growing cold and from giving up, there are 7 things we have to remind ourselves. 7 bagay na dapat paalala natin sa ating sarili tuwing ng dumaraan tayo sa matitinding pagsubok, dumaraan tayo sa nakikita nating kahirapan ng sanlibutan, no? Dumarating yung mga bagyo, baha, sakuna, giyera, lindol. Ha? Huwag na kayo matatakot kahit naglilindol na. Ha? Kasi matakot man kayo, eh. Wala, hindi mo yung papipigil yung pag-uuga ng mundo, no? Sabi niya, pero sino kaya hindi natatakot pag may lindol? Sino sa hindi natatakot ng lindol? Ha? Natatakot ako, eh. Siyempre, ano, pag naglilindol na, Diyos ko. Diba? At least na may tinatawagan tayo ng Diyos. Ay yung ibang walang Diyos, ano, namumutla na lang. At tayo pag sabi natin, Diyos ko, titigil yung lindol. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, to keep us from growing cold and from giving up our faith, first, we must remind ourselves of God's covenant and faithfulness. Alalahanin natin at paalala natin sa ating sarili ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. May pangako ang Diyos. Ha? Ito yung so simpleng palatanda na bibigay ko sa inyo. Pag ito ay lumalabas, ako'y naniwalang di nakakalimot ang Diyos. Ano yun? Yan, rainbow. Genesis chapter 9 verses 12 to 16 says, "And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you. A covenant for all generations to come." Kasama tayo doon. "I have set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you in all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth." Sinabi ng Diyos kay Noah ang ganito. Pagkatapos nung malaking baha, naubos, nalungkot ang Diyos, na makita niyan lahat na may buhay sa lupa, patay. Naiwan lang si Noah at ang kanyang pamilya. So, nagnilay ang Diyos, nalungkot din siya. Nalungkot, kaya sabi niya kay Noah, "Di ko na uli gagawin yung ginawa ko, naubosin ang ata, pero alam ko talaga napakasama ninyo." Alam, sabi ng Diyos, alam ko napakasamaan ng tao, pero wala akong magagawa, sabi niya, kahit masama sila, mahal ko sila. Narinig niyo? Amen? Kahit anong sama natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero ang problema lang natin, no, mahal tayo ng Panginoon, gusto niya tayong iligtas, gutin dalhin dun sa kanyang paraiso, ayaw naman natin. So wala rin siyang magawa. So that is the predicament ng Panginoon . Kasi yung layang binigay sa atin, nirerespeto niya yun. So, ang sa kanya, ginawa niya ng paraan para tayo ay matutong kumilala sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban nang sa gayon, ang buhay na walang hanggan sa piling niya ang siyang ating manahin pagdating ng panahon. So, nang makita niya at nalungkot siya, sinabi niya, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa." So, hindi lang yung parke Noah ang pangakong yun ng Diyos, kundi
para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Now, kaya kung kayo ay inaabot na ng baha at malakas pa ang bagyo, tantila ka ba, wala nang tigil ang ulan. Ha? Kung gusto yung patigilin, paalala niya lang sa Panginoon yung kanyang pangako. Ako'y ganyang ginagawa ko eh. Lord, palitawin mo nga ang bahaghari. Ha? Mamaya-maya yan, sisikatan ko. Ang bagahari kasi ganito yan eh. Inobserbahan ko eh. Pag ang patak ng ulan, tinamaan ng araw, nagkakaroon niya ng iba-ibang kulay in certain places. Hindi naman lahat. Kaltaman, may ulan o may counting ambon, masikatan ng araw, hindi naman lahat yung nabubuo, nagkakaroon ng kulay ng baghari. Kung saan lang talaga ibig ng Panginoon palitawin. Kung saan lang mayroon nagmimiting, maalala ng Diyos yung kanyang pangako. Pag kayo dumaraan sa matinding pagsubok, may pangako ang Diyos. Nasa 1 Corinthians 10:13. Yan ang pangako na gumising sa akin nung ako'y nasa hospital, Philippine Heart Center in 1978. Yan din dala sa akin ng isang anghel. Nagsasabi doon, tapat ang Diyos. Hindi kanya pababayaan na matalo ng pagsubok. Amen? Bagkos, sa panahon ng matinding pagsubok, bibigyan kanya ng kakaibang lakas at tibay ng loob at ituturo sa iyo ang paraan para mo maalpasan ang matinding pagsubok na yung dinaraanan. Amen ba? Now, so when things go wrong, remind yourself of God's promises. Kaya mahalaga po yung malalaman natin yung pangako ng Diyos. Kaya in the process, sa pangangaral, pagkikinggan nyo, may aral na ibinibigay sa atin ang Panginoon. Yung aral na yon ay napapaloob yun sa pangako ng Diyos. Yun mahalagang tandaan natin. Pagkatapos, bawat pangako ng Diyos ay may kanya-kanya namang condition ang Diyos. Gagawin ko to sa inyo kung gagawin nyo naman ito, sabi ng Panginoon. So kung ibig nyong gawin ng Panginoon yung pangako niya sa atin, gawin naman natin yung sinasabi ng Diyos na gawin natin. Amen ba? At sabi sa aklat ng bilang, hindi sinungaling ang Diyos. Pag nangako siya, kanyang gagawin. Pag sinabi niya, tiyak, matutupad yun. Amen ba? So, for us to avoid growing cold in our faith and in love with God in our neighbor, sa mga pangyayari ngayon sa mundo, first, kailangan paalalahanan natin ating sarili tungkol sa pangako ng Diyos. That it's important that matanda natin yun. Ngayon, kung yung tatanim ang pangako, tandaan nyo nalang bahaghari. Nakakita na ba kayo ng bahaghari? Itong shrine na ito, isa niyang palatandaan dyan yung bahaghari. Dyan sa entrada natin, tatlong doors yan eh. And on the door, makikita nyo dyan yung bahaghari, the rainbow. Then on the tower, makikita nyo doon the burning bush of Moses. Biblical po ito eh. Then on top of the tower is the epitome of our faith, which is the cross. So nagsimula yan doon sa pangako ng Diyos sa rainbow. Nagsimula naman yun doon sa pangako ng Diyos doon kay Moses sa pamagitan ng lumiliyab na apoy. Pangalawa, then the third stage is yung pangako ng Panginoong Kristo, I shall return. Narinig niyo? Sabi ng Panginoong Kristo, babalik ako. Babalikan ko kayo at sabi niya, isasama ko kayo kung nasaan ako. Alam mo kung nasaan ang Panginoon, there is no terrorism. Where Jesus is, there is complete peace and joy. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second is, remind ourselves of God's words, deeds, and action. Paalala mo sa sarili mo yung salita ng Diyos at yung ginawa niya noon at ngayon. Alam niyo, ang Diyos, sabi sa 5:17, John 5:17, sabi ni Jesus, my Father is always at His work to this very day, and I too, I am working.
ang Ama ay patuloy sa paggawa. Gawa ng ano? Paggawa ng kabutihan sa bawat tao. Ha? Walang taong hindi ba ginawa ng kabutihan ng Diyos. The grace of God is overflowing. Ang biyaya ng Diyos, alam nyo, araw-araw bumubuhos. Kahit makasalanan, nabubuhosan ang biyaya ng Panginoon. Amen? So, kaya kung naniniwalang, walang taong hindi pa nakaranas sa Diyos. Hindi lang nila pinapansin. Sapat nararanasan ng tao ang Diyos sa panahon ng kanyang pangangailangan. At the point of our greatest need, God appears to us. Ha? Nagpapakita sa atin Panginoon, hindi physically, kung nagpapakita sa atin ang Panginoon ng kanyang presensya sa pamagitan ng unexpected help that comes to us. Yung bang, wala itong kapagkasa, tapos sa sa atin, may tulong na dumating sa atin. Yan po ay gawa ng Panginoon sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 12 says, "So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you have now." Bagat alam ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, kayon may lagi ko rin kayong pinaalalahanan tungkol dito. Okay. Paalalahanan nyo ang inyong sariling, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kung dumaraan tayo sa matinding, walang tayong makain halos, walang mabigay sa atin ng pagkain, huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong magsusuicide. Sabihin nyo sarili nyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay si Brother Mike, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yan. Pagkatapos, paalalahan mo ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Humingi ka at bibigyan kita. Walang humihingi sa Diyos na hindi binibigyan ng Panginoon. Sabi sa Matthew 7:7. Third, remind ourselves about our shortcomings before God. Tila baga walang dumarating sa atin, ba, suriin mo sarili mo. Baka mayroon tayong atraso sa Panginoon. Baka may kasalanan tayong lihim na hindi natin na i-confess, na ipapayag sa Panginoon. Hadlang yun sa ating hinihintay na panalangin sa Kanya. So, remind yourself. Paalala mo sa sarili mo. Hebrews 10:34 says, "But those sacrifices are an annual reminder of sins, because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin." Subalit ang mga haing ito pa ang tao'y nagpapagunita sa mga tao ng kanilang makasalanan sapagkat ang dugo ng mga turo at ng kamakambing hindi makapapawi ng mga kasalanan. Yan. Bigyan ko isang example. Si Joseph. Joseph. Hindi Estrada, ha? Si Joseph, yung nasa bilangguan sa Ehipto. Yung naging gobernador ng Ehipto, tatandaan niyo yun? May nakasabay yun doon sa bilangguan na galing sa palasyo. Yung isa, panadero sa hari, sa palasyo. Yung isa naman, tagatagay ng alak. Nanaginip yung dalawang yun. So, pina-interpret kay Joseph. Sinabi ni Joseph doon sa isa, "Ikaw na taga panadero, pakakain ka sa ibon. Paglabas mo dito, pakakain ka sa ibon. Ikaw naman tagatagay ng alag, paglabas mo dito, ibabalik ka sa tungkulin mo." Ang sabi niya, "Pag nandun ka na at ikaw nagpapainom na sa hari, huwag mo namang kakalimutan. Paalala mo sa hari, na ilabas naman ako dito sapagkat wala akong kasalanan. 6 na taon ako dito sa tanay." Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabi naman ng taga-tagay, sige niya. Simple naman na niya. Pag nagkatotoo nga itong sinabi mo sa akin, panaginip ko itong pupuntan ko, pagdating ko noon, paalala ko sa hari. Ang nangyari, noong nandoon na siya sa hari, nakabalik sa pwesto niya, nakalimutan na niya yung pangako niya kay Joseph. Kayo, naiwanan sa tanay ng mahabang panahon. Nasa bilangguan. Amen ba? Ayan yung nasa Biblia eh. Ngayon, nagkaroon ngayon ng problema yung hari.
parang problema yung hari, nagkaroon ng panaginip na nakatatakot. So, kinuha niya yung lahat ng mga salamangkero doon sa kanyang kaharian, sa paligid niya sa palasyo. Wala makahula nung kanyang panaginip. Biglang naalala nung taga-tagay, sabi niya, mahal na hari. Genesis chapter 41, chapter 9. Then, the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcomings." Lumapit sa paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa." Pinaalala sa kanyang sarili, "Ako po, ako po'y nagkulang doon kay Joseph. Eh, hindi ko napaalala sa iyo. Mahal na hari." Sabi niya, mayroon doon sa bilangguan. Ang siyan makakatulong sa iyo. Siya makakatulong sa ating bansa. Sabi niya, "Palabasin mo na yon para matulungan tayo. Hindi naman magkukudita sa iyo yun." Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Hallelujah. So ngayon, pinalabas ng hari kasi wala siya magawa na eh. Ha? Paraan na ng Diyos yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Laging may paraan ang Diyos sa mga naaapi. Kasi nasabing mapalad ang mga inaapi sapagkat si El Shaddai ang kakampi. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kitas ang kamay niyo. Tandaan niyo pong araw na ito sapagkat bihira po ito. Ako mismo nagulat ng kanilang madaling araw eh. Kasi yun na nga, nagkasakit ako sa sipon. Uminom ko ng antibiotics. So lagi kong inaantok. Tutulog. Kaya agisan ko kanilang madaling araw. Ako Martes pa lang ngayon. Gusto ko siya mag-excuse uli eh. Pero nahiya ako sa Diyos eh. Pangako ko yun eh. Diba? Kung kaya ko man lang, kaya sige na nga. Pagbukas ko ng Biblia, yun ang nabuksan ko. Ha? Paalala. Ha? Paalalahan mo, makapatid mo, ha? Na nalalapit na ang pagbabalik ng inyong Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, maraming manlalamig. Sabi ko na ko, "Lord, anong gagawin namin para hindi kami manlamig?" Ha? Ayan, nasumpungan kayo tumanto sa paalala. Fourth reminder. Remind ourselves of God's intervention in the past. Kapag tumitindi na yung mga kasamaan sa paligid natin, nakikita natin sa ating paligid, ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ba? Sabi sa ating salmo, tayo mga
kaisa ng Panginoong Kristo, tayong nanatili sa kanyang kalinga, kahit na magkapatayan sa paligid natin, 10,000 na nakatayo pa tayo. Amen? Nakatayo pa tayo. Bakit? Mayroon tayong Diyos na nag-i-intervene. Ano bang ibig sabihin nag-i-intervene? Namamagitan. Namamagitan. So, paalala natin, for example, itong mga Israelita, alam nyo, between Abraham and Moses, it took 430 years pala. Ha? May pangako ang Diyos kay Abraham na yung kanyang lahi ay aalipinin ng isang bansa. Pero ang sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala, ililigtas ko ang lahi mo. Ay dumaan ang daang taon, inabot ang 430 years. No? So, inapi ng inapi ang mga Israelita doon sa Ehipto ng paraon na masungit. So ngayon, iyak ng iyak yung mga Israelita sa Diyos. Isang araw, bumaba ng anjos doon sa bundok ng Horeb. Nagpakita kay Moses sa magitan ng apoy na hindi natutupok yung mga dahon at sanga ng sariwang kahoy. Kaya na-attract si Moses. Ano ito? Lumiliyab na apoy pero hindi na masusunog ang dahon ng kahoy. Yung mga sanga, lapitan ko nga niya. Nung malapit na si Moses bilang nagsalita ang Diyos, sabi niya, banal na dako ito. Alisin mo ang sandalyas mo. Sabi niya, this is holy ground. Tapos nag-usap na silang dalawa. Tapos sinabi ng Diyos, I have heard the cries of my people. It's time to deliver them. Panahon na pariligtas ko ang aking bayan. Naririnig ko na at hindi ko na matiis ang kanilang mapaghihirap. Kaya sabi niya kay Moses, bumalik ka nun sa Ehipto at iligtas mo ang aking bayan. Sabi naman ni Moses, ay takas po ako dun. Ha? Sinubukan ko iligtas noon, ako pa'y hinabol ng mga ano. Ako pa niyang pinagbintangan ng masama ng aking mga kababayan. Kaya niya ako nandito sa disyerto. 40 years na si Moses sa disyerto. Ha? Nakalimutan na yung pagliligtas. Pero sabi ng Panginoon, babalik ka doon. At sasabihin mo sa mga kababayan mo na ang Diyos ng iyong ninunong si Abraham nagpakita sa iyo, tutuparin ko ng pangako kay Abraham ng pagliligtas sa kanila. Purihan natin ang Panginoon. Purihan ng Diyos. Pero naman, 430 years, hindi nakalimutan ng Diyos. Hindi nakakalimutan ang Diyos sa pangako. Kaya pag nangako ang Diyos, hindi makalimutan tayo, nakakalimut tayo. Pangako tayo, Lord, pagbigyan mo ko dito, tatayo po ko sa entabladong yan. Magpapatutuo po ko. Naku, 3 taon nakaraan. Magpapatutuo lang yun. Lord, bigyan po ko, hati tayo. Naku, 2 beses dumating, wala pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Hallelujah. Pero ang Panginoon ay hindi nakakalimot. Ha? So, when things go wrong, parin tayo manlamig, remind yourself of God's intervention in the past. Ha? Tsak yun. Ito, maganda. Paglaganap ng kasamaan sa mundong ito, ito po ang mangyayari. 2 Peter chapter 1, verse 12 to 16 says, So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ayan. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayon may lagi ko rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan samantalang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito ayon sa ipinahayag na sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako'y sumakabilang buhay na. Si Pablo po ang nagsasalita nito. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na puspos ng kapangyarihan
ay hindi sa mga alamat nakata lamang ng tao. Hindi isang alamat nakata lamang ng isang tao. Ang sabi ni Pablo, ito tandaan nyo. Pagdating ng matinding makahirapan, alalahanin nyo, darating ang Panginoong Jesucristo. Amen? That's the time that Jesus will come to intervene again once in human history. God has already intervened in human history during the time of Moses, but it will happen again when Jesus comes the second time to end all sufferings that we are going through. So always remind yourself, you go through all the sufferings, Jesus will always be there to end your suffering. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fifth, of course, since God is faithful, we must also remind ourselves to be faithful to God. Manatiling tapat din tayo sa Kanya. Pangako, pangako. Pag tayo nangako sa Diyos, tuparin natin ang ating pangako. Sapagkat ang Diyos ay tumutupad sa pangako. Amen? So, pag dumaraan tayo sa matitinding problema sa buhay, kahirapan, aba, alalahanin nyo, malamang mayroon tayong pangakong hindi natutupad. Amen ba? So, kaya kailangan pag pinalala sa ating Panginoon, sige, sigurang papaalala sa inyo yan eh. Sasabihin yan, alay, nangako ka noon ng ganito, pero hanggang ngayon hindi mo pa nagagawa. Amen ba? Sabi mo noon, Lord, pagalingin mo lang ako, Martes hindi ako mag-absent. Lalo na sa Sabado, hindi ko magka-absent. Ay ngayon, ilang Martes nang wala. Ilang Sabadong wala na. Aray, sabi yung nakikinig, aray. Kaya sister, Sabado pumunta ka na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahayaang mamatay sa krus at siya ay ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. See? Isipin daw natin yung kung anong hirap ang dinaanan ng Panginoong Kristo dahil doon sa mga tao makasalanan na sumasalungot sa Kanya. Kung ano-anong kinukwento laban sa Kanya. Ako, for example, may iba, may naman na nabasa sa dyaryo ngayon na isang manunulat na sinabi tungkol sa akin. Ako daw ay walang sariling hanap buhay. Umaasa lang daw sa mga love offering ng tao. Hallelujah, ano? Alam mo, yung mga taong hindi iniisip ang sinasabi nila eh. Kawawa yung mga taong yun. Sabi ko, Lord, burahin mo lang sa mundo ito. Purihin natin sa Panginoon. Purihin natin. Hallelujah. Ay, hindi yung tao yung sinulat lang. Yung pinapubura ko yung sinulat lang, hindi yung tao. Kawawa naman siya. Baka magkatotohan, no? Hallelujah. Baka mamaya makita natin dyan, nakaganon ang kamay sa kasusulat niya laban sa atin. Hindi na makapagsulat, ano? Hallelujah. Sixth, remind yourselves of our potential, of the potential gifts God has given us. Ayan. Mahalaga to. Huwag yung sasabihin na wala na akong magagawa. Hindi ko na kaya ito. Hindi. Kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Tandaan mo yan. Kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Sabi ni San Pablo, mayroong kapansanan si San Pablo. May kapansanan sa Pablo na tatlong ulit ang inilangin sa Panginoon na alisin. Pero alam mo, sagot lang pa yun sa kanya, Pablo, ang biyaya ka sa'yo ay higit sa sapat. Kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Bakit? Yung kapangyarihan ko, kikilo sa buhay mo. Amen? So, we have special gifts. Bawat isa sa atin ay may kalooban Diyos. Maybe your gift is to intercede. Alam mo, ganito yun eh. Tuturuan ko kayo eh. Kung kayo may problemang hindi nawawala, kalimutan yung problema nyo. Ipinalangin yung ibang tao na may problemang ganun. Halimbawa, ikaw binubugbog ng asawa mo. Maghanap ka ng ibang kaibigan mong binubugbog ng asawa. Ha?
yung asawa niya yung panalangin mo. Oh, totoo yan. Habang pinapanalangin mo yun, nakakalimutan mo yung sarili mo. Oh, nagdarasal ka pa, mamaya, umbog, binugbog ka na naman. Amen. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 6 says, "For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands." Dahil dito, ipinaalala ko sa inyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa inyong ulo. Yan. Alam, minsan kasi tayo tinatamad na. Ayaw ko na, Lord, ayaw ko na. Wala naman nangyayari sa aking kasasalita. No, kagaya noon ako, napaya ko sa Diyos eh. Nung akala ko walang nakikinig sa akin sa radyo, sa isip-isip ko lang, wala akong sinabihan eh. Ayaw ko na. Napupuyat ako. Wala man yata nakikinig sa radyong ito eh. May pagdating ko sa opisina, may sulat na akong tinanggap. Sabi doon, "Dear Brother Mike, huwag po kayong titigil sa pag-broadcast." Oh, hallelujah. Kaya alam ng Diyos yung ating kalagayan eh. Amen? Kaya kanilang madaling araw, kako, medyo mabigat pang aking pakiramdam. Pero pangakoy ko ito eh. Pag Martes at Sabado, kung kaya ko man lang, ha? Sabi kasi ng Martes, wag alam, sabi daw ng iba, "Oh, bakit wala si Brother Mike?" Eh di ba, sabi niya, no? "Bakit masyadong pumuti si Brother Mike? Bakit naging Amerikano yan?" Eh di talaga, nung Martes talaga, eh di ko talaga medyo ano, gumiba pa talaga nung Martes eh. At saka sabi ng doktor ko sa Amerika, tinawagan ako eh. Kahit happy birthday yung doktor ko sa Amerika. Malaman ako nun eh. Sabi, "Brother Mike, happy birthday kako, Dok. Buti tumawag ako. Masamang pakiramdam ko." Eh, yan ang sinasabi ko. Sabi doktor ko eh. Nabalitaan ko dito. Hindi na isang oras. Dalawang oras na naman eh. O sige niya, magbakasyon ka muna ng 2 linggo. Sabi sa akin, 2 linggo. Sunod linggo. Sa kayang linggo. 2 linggo na, di ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ang matatanda ng sa iglesia ang kanilang kamay. Do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Lahat tayo may kanya-kanyang gift kaloob. Ha? Alam tiyo, bibigyan ko yun ng ano. Simple ang ano lang. Alam mo bang primary tungkulin natin una sa lahat, umakay. Umakay ng ating kapwa papunta sa kaharian ng Diyos bilang alay natin sa Panginoon. Ha? Saan ko kinuha yan? Doon yan po natatandaan nyo yung inaalihan ng maraming demonyo. Si Legion. Ha? Nung siya mapalaya ng Panginoon sa pagkaalipin ng maraming demonyo, sabi niya, "Lord, sama na ako sa iyo." Sabi niya, "Lord, huwag ka sa akin sa mama. Bumalik ka din sa bayan mo. Ipamalita mo yung lahat ng mabuting bagay na ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. Nang sa gayon, madala rin natin yung makababayan mo sa paghahari ng Diyos." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Yan. Kaya, gusto niyo makakay na marami? Sino gusto makakay na marami? Sabi sa isang bahay kasulatan, "Yaon daw may naakay na marami ay sisikat sa kaharian ng Diyos. Yung kanyang liwanag ay magliliwanag doon sa kaharian ng langit." Maganda pala yun, ano? Hallelujah. Kayo, may naakay na ba? Sino may naakay na? Ay, ang sigaw niya, mukhang wala pa yung naakay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, finally, 7, remind God's people on matters of faith and conduct. Yan. Finally, sa gitna ng kahirapan, nagkakagulo-gulo na ang mundo, tila baga hindi nasisikat ang araw, tila baga dilim na lang ang lahat. Ha? Buhayin mo ang iyong pananampalataya. Buhayin mo ang iyong pananampalataya. Doon mo masusubok kung talagang mayroon kang pananalig at pananampalataya. During the times of great testing, doon masusubok yung pananampalataya. Si Abraham kaya
Nasubukan ng Panginoon kung gano'ng tibay ng pananampalataya niya. Una doon sa pangako. For 25 years, hindi niya kinimutan yung pangako ng Diyos na siya ay magkakaanak sa asawa niya si Sarah. Pagkatapos ay panganak na, kaisa-isang anak na, wala nang sunod noon doon. Nung 12 years old naman, nung mahal na mahalan niya, hiningi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Akin ang anak mo, alay mo na sa akin. Yung pag sinabing alay, susunugin yun, lulutuin para sa Panginoon. Hindi pinangimi ni Abraham. Sunod sa, yes Lord, akyatan sa bundok. Tuktok ng bundok. Ha? Dala-dala yung bata. Pero nang makita ng Panginoon na talagang susunod si Abraham, aba, nung tatagay na, split second, hinawakan ng Diyos yung kamay niya. At nang usap, huwag mong sasaktan ng bata, Abraham. Ngayong nasubo ko na ikaw ay susunod sa akin, ito ang pangako ko naman sa iyo. Kita'y laging pagpapalain. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tanong. Uurong ba kayo? Ano mang mangyari? Okay. Ano mang mangyari kay Kristo pa rin tayo? Taas natin. Taas ang mga prayer request at lahat ng daladalahan. Natin mga kamay, tayo sama-samang lumapit sa Kanya. Sabi natin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong walang sawang pagpapaalala sa amin tungkol sa mga nangyayari ngayon at mga mangyayari pa. Tunay nga na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay lagot na, nangihina na marahil at kami ay wala na. Subalit kami po ay naririto, naninindigan sa inyong mga pangako. Kaya naman, Panginoon Hesus, loobin mo na anuman ang aming mga pagkukulang noong nakaraan. Lahat ng aming makasalanan, tuluyan nyo nang limutin at kami ay bigyan ng bagong buhay. Isang buhay na hindi
susuko sa anumang mangyayari sa kinabukasan. Panginoon, alay ko sa iyo ang aking sarili. Lobin nawa na sa akin ay manahan palagi. Nang sa gayon, sa gitna ng kasamaan, sa gitna ng mapagsubok, manatili kong tapat sa inyo ngayon at magpakailanman. Pagpalain niyo po, Panginoong Hesus, ang aking isipan. Pagpalain niyo po ang aking kalooban. Pagpalain ang lahat na mahawakan ng aking kamay. Nang sa gayon, ako naman ay maging daluyan ng inyong kabutihan. Maging daluyan ng inyong kapangyarihan. Nang sa gayon, may palaganap natin dalawa ang magandang balita ng kaligtasan. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Okay, baba yung mga hawak kamay nyo at balik natin sa taas ang ating kamay na malayang una sa lahat nagpupuri sa Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Now, find your partner. This time, pakipatong mo ng kamay nyo sa ulo ng inyong kapartner. Okay, just bow down your heads. Patong ang kamay nyo sa ulo nyo ng inyong kapartner. Then bow down your head and first let me pray for you. Papanalangin ko kayo na ang aral na ating narinig ngayon ay matandaan nyo at maging gabay nyo sa panahon ng kagipitan at panahon ng kasamaan sa ating paligid. Panginoong Hesus, pagpalain nyo po ang aking mga kapatid na ito. Panatilihin sa kanilang puso at mga isipan ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik at ang mga bagay na dapat naming alalahanin sa gayon. Kami ay hindi manlamig sa panahong ito bagkos maging maalab, matatag ang aming pananalig at panampalataya sa iyo. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Okay, now, kamay sa kamay. This time, una, purihin natin Panginoon. Malakas. Okay. Unang sasabihin sa partner mo, paalala. Is ano yung ibig sabihin paalala sa Tagalog? As English? Reminder. Reminder. Reminders. Okay. 1+1. Pangalas, sabihin mo sa kanya, ang paalalahanin mo, ha? Huwag kang panghihinaan ng loob. Anong unang sabihin mo? Pangalawa? 1+1. 3+3. Okay. Ngayon, huwag kang panghihinaan ng loob. Bakit? Bakit? Ano pangatlo? Ha? Malapit nang darating ang Panginoon. Sabi niyo nga? Naniwala pa kayo malapit nang dumating ang Panginoon. Okay, 1+1. 3+3. Seven plus seven. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, taas ang kamay. Yan. Ito ang sisigaw nyo, iwanan ko sa inyo. Ha? Ito ang tatanggapin nyo ngayon eh. Tandaan nyo, tinatapong ko sa inyo, yan po ay biyaya. Ha? Yan, gawin nyo pagdating sa bahay, susulat nyo yung kung ano yun. Para pagdating, hindi mayroon kayong reminder. Ha? Okay, iiwanan ko kayo ngayon ng tibay at lakas ng loob. Sabi niya nga, tibay at lakas ng loob, akin ito. Okay. Makayong taglay ang tibay at lakas ng loob.
Horacio Emperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalumhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinanapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Birheng Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami.